Kung magpapatato ka, saan parte ng katawan? Affected ka ba sa mga bashers? Sino yung tao nagpapasayo sa'yo ngayon? hindi ko naman siya talaga yung naasahan mo ngayon. Darating. Kasi ano eh, kung gusto mo yung bahay sa umpisa, dapat hanggang dulo. Hindi sa umpisa ka lang magaling. Tuway ka lang yun! For today's vlog, ang gagawin natin is Q&A mukbang. Gumawa sila lahat ng mga tanong na gusto nyong malaman about sa akin and about sa kanila. Nasasagutin natin habang kumakain tayo. So, let's start! Yan sila yan. Drink. Okay, so, ang pagkain po namin ngayon na in order is Jollibee chicken. Kasi yes. Nag-crave kami sa chicken. Kaya ito yung natin namin imukbang. Napakaingi po na kaso sa labas. Pasensya na po kayo. Ay, grabe. So for the first question is ano yung question sa ang first question kami po ni Ate Kat yung magtatanong sa kanya ngayon and yung first question is kamusta ka kangiti? Sobrang happy po pero ngayon lalo lang yun ang aso narinig yung aso sa labas guys pasensya na kayo happy yes. Lang po ako ngayon. Happy naman. Second, ano yung course mo? My course yes. Po is BSTM, Bachelor of Science in Tourism Management. Graduating na po ako next year. Konting kaimot na lang. Fourth year ka ngayon, then? Ako, fourth year na po ako. So, third, what's the most important lesson you have ever learned sa buhay mo? Sa mga na-experience mo. Biggest lesson ko na siguro masabi ko ngayon is pahalagahan po natin yung mga bagay na meron tayo ngayon kasi na tulad ngayon, may pandemic, diba? Hindi natin magsasabi yung buhay natin, yung mangyayari. So, habang buhay tayo or habang nandito tayo sa mundong to, pahalagahan natin yung meron tayo tapos maging masaya lang tayo. Good vibes lang. Tapos stay positive palagi kahit anong mangyari, kahit anong problema, syempre. Yun. Fourth question. Ano raw yung ano mo ginagawa mong skincare sa gabi? Skincare reveal? Hindi. Kasi kung ganda po talaga yung skin ko, siguro kasi po nagmana ako sa mama ko na dry skin. Hindi talaga sensitive yung face ko, so... Wala, hilamos lang, ganyan. Never ba nagka-pimple din? Yellow, ganyan. Nagka-pimples naman ako, pero pa isa-isa, pero yun. Sana all. Hilamos lang, ganyan. Yellow, ganyan. Parang daskin. Yellow. Parang mag-daskin, yun. Yellow, guys. Sikreto. Ano yun, every night? Every night. Bago matulog, anuhan niyo po ng yellow yung face niyo. Ano na? Panglimang question, what is the best memory na never mo makakalimutan? Best memory na never ko makakalimutan? Hmm. Siguro yung pag andito si mama. Wow. Kasi si yung mama ko kasi naging nasa abroad siya, hindi namin siya lagi nakakasama. So, para sa akin, yung panahon na kasama namin siya or nandito siya, yun talaga yung mga best memories or moments na hindi ko makakalimutan. Kasi, minsan lang namin talaga siya makasama sa isang taon, isang taon lang, ganyan. Pero, yun. Ano bang ginagawa niya dito kapag, umuwi siya? Ano kung ginagawa? Kumakain sa labas, ganyan.
Sa bahay lang, pagluluto kami ng mama. So, yun lang miss ko kay mama. Masarap po magluto si yung mama niya, si tita ko. Yun lang miss ko yung nagluluto sa akin. Number 6. Daming tanyo? Tanong-tanong ni Ate Kat. Si Ate Kat nag-isip na ito. Okay lang ba kayo sa buhay niyo? Or may mga problema? Ganyan. Ano bang na-experience niyo ngayon daw? Okay naman. Siyempre, tao lang naman din tayo. Lahat naman tayo may problema. Hindi naman may iwasan niyo. Pero, kung ano man yung maging problema natin, parabi tayong magbasal. Siyempre, importante yun. Go lang. Kasi yung problema naman, matatapos din yun. Diba? Hindi natin kailangan mag-stop doon sa problema na yun. Kailangan natin yung nagpasan. Because yun talaga yung buhay natin. That's life. Yes. Full of struggles and problems. Go. Pang 7, what is your pet peeve? Or ano yung parang pinaka-kinaayawan mo? Siguro yung taong mayabang. Mayabang? Yung talaga yung pinaka-ayaw mo. Lalo na sa guy, ayoko nung mayabang. Alam niyo na guys. Ayoko nung ganun. Ikaw, te. Ano yung pinaka-ayaw mo? Siguro ako ano. Yung taong ano, magpa-promises hindi naman tinutupad. Bakit? Naranasan mo na ba na hindi ito pa yung mga promise? Wala lang. Kasi siguro lagi itong value. Hindi. Hindi kasi ayoko na magpa-promise ka. Siyempre nag-promise ka. Dapat ano, tutupa rin mo. Tapos pag hindi tinupad, wala lang. Parang nakaka-disappoint. Kaya turn up ako sa mga ganyan. Ayaw mo ma-disappoint? Yes, yes. Ayan, alam nyo na guys. pang 8? Pang 8 na ba tayo? Ito. Ano yung ano lugar na gusto mong bisitahin? Dito sa Pilipinas, lalo na, sa ano muna, international muna, lalo na ano, tourism student ako. Pinaka gusto ko talagang puntahan is Japan, unang-una. Uyo ko rin, ako rin po. Japan, kasi ewan ko, ang ganda kasi dun eh. Parang mabait ng mga tao, tapos yung mga lugar, yung tourist spot doon. Malinis. Malinis yan. Still, yun yung pinaka dream destination kung mapuntahan ko. Tsaka ma-experience ko yung culture, ganyan. Wait lang. A few moments later. Sobrang matako kami. Yung order ko lang. Pero baka yung burger, na-late lang yung burger yan. Dating lang sa amin yung burger yan. Pa-deliver pa kami ng burger kasi sobrang sarap na itong burger na to. Tapos ano naman, local? Local. Local naman siguro, Siargao. Gusto ko makapag sa Siargao. Siargao? Yung maganda yung beach. Yung surfing capital ba yung something? Wow. Mahilig kasi ako sa beach guys eh. Kaya yung mga gusto kong puntahan talaga. Kasi yung onti lang yung tao, hindi pa talaga siya ano? Populated. Maraming tao ganun. Crowded ganun. Yung mga gusto kong puntahan. Mga hindi pa nadi-discover na islands, yan. Ganun. Dito sa Philippines, ang syempre. Ikaw, teka. Ano pinaka-gusto mo dito? Ano yung aso? Since 2011 po, gusto ko talaga makapunta ng Europe. Sa London. May upuntahan po kasi talaga ako doon. After graduation. Mukhang kilala ko yan ah. Kilala namin yan. Ano raw yung hobbies niyo? Hobbies ko? Hobbies? Kumain. Halata naman, di ba? Yun. Pag, wala, manood lang ng movie, ganyan. Tapos kain, tapos... Movie po talaga yung mga yung movie body talaga, namin. Yes. Netflix lang, ganyan. Series, ganyan. Taong bahay lang kasi kami. Yun, taong bahay lang. Actually, dito sa lugar namin, wala namang paggagalaan. Not like, ito lang sa Bukana, yan. Sa Bukana, di ba? May dagat. Yun. Ikaw, te. Hobbies. Personally, ano yung personal na habits niyo? Ginagawa niyo sa araw niyo? Grabe, ako ano, aso. Nung nag-start yung quarantine, nag-workout po talaga. Ay, grabe. Sobrang sipag po niyan mag-workout. Pero kumakain. Workout ka. Yun lang. Hindi lang po halata.
Next question. Ano yung top 3 wishes mo right now? Nyo, top 3 wishes mo. Ako pinaka-unang-una, mawala na yung virus para maging normal na lahat ng... Normal na yung maging normal na yung ano natin, pamamuhay natin, hindi na tayo mahirapan. Tapos mga dalawa, siguro, yung makauwi na yung mama ko yan, kasama namin siya yung matagal. Tapos yung pangatlo ko naman is, siguro about sa akin na lang. Siguro mahanap ko na yung right man para sa akin. Mas kala ko naman talaga yun. Parang nahanap ko na ata, charot. Wait lang. Next question. Kung magpapatattoo ka, saan parte ng katawan? Sa mata, charot. Sa likod na lang muna. Para hindi ganun kita. Sa likod. Guys, yun. Sa likod. Saan? Okay. Yung pinaka-first tattoo na. Kapag ang gabi dito. Dito, sa may tagiliran ko. Doon ako papatato. Ikaw, teka. Wala pa kung paano magpatato. Wala, yun. Hindi po kasi ano mahina yung ano. Hindi ma... Ano bang tawag doon? Yung pain tolerance ko. Mahina po. Takot nga ako magka-piercing. Hindi mo one time para magka-piercing. Parang nagpa-plano sila mag-piercing pero cancel talaga. Ano nakatakot? Masakit ba? Siya po kasi may piercing siya kahit sa nose. Meron siya. Tsaka marami po siya buto sa tenga. Takot lang sa ato. So ito, ako naman po yung magtatanong ngayon. So yung next na tanong po natin is... Ito. Affected ka ba sa mga bashers? Naapektuhan ka ba sa mga bashers? Hindi naman. Siyempre, tao lang din naman tayo. Pag sobrang lala na talaga ng mga sinasabi, medyo affected. Pero, siyempre, at the end of the day, may ng aso. At the end of the day, siyempre, mas kailangan natin isipin na hindi naman nagmamatter yung mga sinasabi ng mga tao kasi hindi naman nila tama. Tama. Opinion mong naman nila. So, next question. 10 million or true love? Kung papapiliin ka. 10 million or true love? 10 million or true love. True love. Bakit? Bakit true love? Kasi yung true love kasi hindi naman mapapalitan or maano mo yun ng pera. Diba? Hindi yung mabibili or wala siyang value ano yun. Pag true love. Diba? Tsaka once in a million yun, nagkaroon ka ng true love, diba? May experience mo yung true love talaga. Yun. So next. What's your comfort food? Ito, Jollibee. Para sa akin, kasi mulang bata ako, may talaga ako sa Jollibee. Spaghetti, chicken. Ano na sa chicken ng Jollibee? Kaya ito yung pagkain namin yun. Next. Love or career? Both. Both. Bakit? Bakit? Siyempre, masaya din kasi yung habang nag-work ka or busy ka, siyempre may taong sumusuporta sa sa'yo, nag-inspire sa'yo. As long as kaya mo namang ipag-balance. Mm-hmm. Hindi mo kailangan mamili. Yes, hindi ko kailangan mamili. Best gift you've ever received? Yes. As of now. Siguro, si Charlie. Mm-hmm. Sa amin rin po, best gift. Grabe naman si Charlie. Tsaka po si Oreo. Siyempre. Gusto niya po malaman kung paano namin nakuha si Oreo. Charot lang. Gusto niyo makita si Oreo. Si Charlie, kasi si Charlie talaga yung naging sandalan ko sa mga... I mean, siyempre, ano kasi ako talaga yung dog lover. Mga panahon na down ako, siya yung palagi nandiyan. Kahit na hindi niya ako naiintindihan, siya yung laging kinakausap ko, yung naiiyakan ko.
Ano yung movie na kahit paulit-ulit mong panoorin, hindi ka magsasawa? One movie. Ano ba? Twilight. Twilight. Yun, kasi ba, simula nung bata ko, yun talaga yung favorite na... Kapisado niya nga pa yung mga lines doon. Pag nanood kami. Ano ka nung simula nung elementary days ko, yun, Twilight talaga favorite yun. Sino pa? Next. Team Edward. Ilan taon kayo nung naging OFW yung mga magulang niyo? Saan ko tayo? Bata pa tayo. Bata pa lang eh, kasi lagi naman wala si mama kasi yung dati. Siguro po since 2. 2 years old. 2 years old? Yes. OFW? Abroad na. Working abroad. Bata pa lang po talaga kami. Ay, oo nga pala. Kaya nasanay na kami. Kaming tatlo lang. Ay, hindi na palaki po sa amin talaga yung lola ko po. Kaso wala na po siya mama. Ako po siguro grade 3. Nung... Mamala si Mama. Nasaan yung father niyo ngayon? Nasaan si Papa? Heaven. Nasa heaven na po. Bata rin tayo na mara si Daddy. No? Ilan taon tayo? 2005. Never niyo na-meet yung Daddy niyo? Ako, di ko. Di ko na-meet naman. Kaso nang bata pa kasi kami. Hindi pa hindi na namin matanggaan kung ano yung... Oo. Ako siguro hindi ko talaga alam po ang itsura niya. Depende na lang kung bigyan ako ng picture. Hindi ko siya na-imagine na buhay siya. Yung i-imagine ko na nakasama ko siya. Nakita niyo na siya sa picture? Sa picture nakita ko siya. Pero hindi, wala akong memory sa kanya na nakasama ko siya. Ang bata. Ang sad. Next question. Kailan yung una niyong pagkikita nila Kalinggay? Hi Kalinggay! Hi Kalinggay! Shoutout sa'yo! Dapat mo kasama namin siya ngayon. Kaso hindi ko sumukot. Sumipot. Ano, si Kalinggay, naging classmate kami elementary days. Ako classmate ko siya nung grade 5 talaga. Pero ano, after ako nun, grade 3 ka kasi. Grade 3 ka pa. Sumala bata pa pala kayo, Tim. Pero after yun, parang nawalan kami ng communication eh. Hindi na kami ulit nagkausap. Ngayon na lang talaga ulit, for vlog po. Na sinama siya ulit nila, ma'am. Yun guys, busog na ako. Dahil bang tanong, busog na kami. So next question ko. What's your ideal man? Ikaw muna rin. Ako? Ano? Siguro po yung family oriented and career oriented. Gusto ko yung may respeto po siya talaga sa pamilya ko. Lalo-lalo na po kay mama. Sa mama ko. Yun. Ikaw naman. Ikaw naman. Ideal man ko, family oriented din. Tapos, mo respeto din. Kasi, kung katanong ninyo guys, kung alam ninyo, kasi lahat kami dito, broken family. Ayun. Talagang, simula bata kami, wala akong pinalakihan na tatay. So, gusto ko, pag nagka boyfriend ako, or nagka-pamilya ako, gusto ko yung maayos talaga yun. Yung magiging broken family, ang maayos, ang pagtanda, hanggang dulo, gano'n. Kasama ko yung asawa ko, yung anak ko, yung mga anak ko. Yun. Ikaw naman dito. Welcome. Ideal man. Hindi ba? Siguro kung ako tatanungin ako ano, para mahalaga sa akin is yung God feeling. Tapos syempre, love niya yung family ko. May respect siya sa akin. Kay mama, kay ate. Ganyan. Tsaka siguro ano, gusto ko na talaga yung taong mabait eh. I mean, All in all mabait. Kasi diba, ang hirap na kasi magtiwala sa tao ngayon. Parang una ko talaga dito na yung ugali. May trust issues po talaga siya. Pihikan. Uy, grabe ka. Pero ako naman kasi yung ideal. Minsan kasi hindi na yung nasusunod. Kasi pag once na na-inlove ka naman sa isang tao, parang nawawala na rin yung mga ideal na gusto mo. Kasi mas nakikita mo na lang yung, or mas nagmamatter na lang yung pagmamahal mo sa kanya or na yung, para sa akin. Ito po nating tanong, ano? Cut. So yung next question po natin is, anong dahilan mo bakit ka nag-YouTube? Sino yung nagtulak sa'yo para mag-start? YouTube. YouTube.
Sino ba? Sila Kuya Jeff. Yan, sila Ken. Saka sila Ma'am Kamahal, sila Sir Tonucci. Kasi una talaga, wala talaga akong plano ng YouTube. Kasi ako talaga, sobrang mahiyain ko. Hindi nyo lang alam, guys. Okay. Hindi ako sanay na ganito yung sasalita sa screen or ano. Hindi ako, hindi talaga ako confidence ganyan. Ewan ko, ba't ako ganun? Simula ng bata ko, mahihain talaga. Tapos yung sila, yung sinama nga nila kami dun sa Bukana, yan. Na ano ako, namulat ako sa, namulat ako sa mundo ng YouTube. So, sobrang daming YouTuber, ang daming YouTuber po dun sa Bukana eh. Halos lahat sila dun nag-YouTube. Tapos yung unang mga panahon pa naman yun, parang wala pa rin talaga siya sa isip ko na pumasok sa YouTube. Kasi, syempre ako gusto ko rin, hindi talaga kasi ako ma-open eh. And gusto ko pag mga gantong, ano sa buhay ko, parang private lang, ganyan. Pero nung, nandun na ako, tapos, wala na akong explain. Hindi, ano na lang to. Dagdag mo na lang. Kalka na. Tapos sabi nila Kuya Jeff, bakit daw hindi ko daw i-try mag-YouTube? And then, kasi marami naman daw susuporta sa akin. Yan sila. Tapos yun, so hanggang sa na-realize ko na, oh ano, bakit na hindi? Siyempre, pag nag-YouTube kayo, mga videos doon, memories na rin yun. Eh. Parang makikita mo yung mga paganapan sa buhay mo, di ba? Yung mga nangyari after all these years. Kaya kung hanggang kailan ka magbablog, makikita mo nandun. Parang bang record siya ng buhay mo. Tapos nasi-share mo rin siya sa ibang tao, di ba? Siyempre, ako din, kaya din ako nag-YouTube kasi gusto ko, siyempre, makatulong din sa ibang tao. Tsaka, talaga, yun din talaga yung purpose ko. Na hindi lang about sa pagiging famous, ganyan. Siyempre, dapat kung ano yung inaalam, kung ano yung pinapakita natin sa tao, dapat ibalik din natin. Yun nga, kung halimbawa, kumita man ako, ganyan. Siyempre, babalik ko rin naman yun sa mga tao tumulong sa akin. Hindi ko makakalimutan, siyempre. So, next. So, yung next na question natin is, ano yung bagay na nagpapasaya sa'yo ngayon? Ikaw muna rin. Yung bagay na nagpapasaya sa'yo? As of now? As of now? Pagkain. Food is life. Food is life talaga nandito. Grabe. Kaya nakikita niyo naman po na malusog kami. Food is life. Pagkain ko. Tsaka, wala. Siguro yung family ko rin. Family. Family ko talaga. Kayo. Yan. Ako din. Sa akin naman mga bagay nagpapasaya. Ang simple lang din. Pagkain, yan talaga kasi. Mahilig ako kumain. Lalo sa mga favorite kong pagkain. Pag may bilang ako, yun nagpapasaya. Yung talaga yung nagpapasaya sa akin. Tapos si Charlie, yan. Anak ko. Kasama ko palagi sa bahay, kayo, sila mama, yun. May mga taong naka-appreciate sa akin kahit pa paano yun. Mga taong yun, mga sumusuporta sa akin. Mga simple na. Kasi simple lang naman akong tao. Sa mga maliliit na bagay, masasaya na ako din. Ako laman tanong yun. Ikaw naman nagpapasaya sa akin. Si ano? Si ano? Hindi po. Pagkain po talaga. Pagkain. Joke po. Alam niyo na guys. Hindi po. Si Oreo din po. May pusa po kasi ako. Si Oreo talaga nagpapasaya sa akin. May story po talaga behind sa si pagkakita Oreo. Namin kay Oreo. And napulot ko lang po talaga yun sa baby. Si baby. Habang so, ang roland din. Baby pa siya nun talaga. Parang hindi ko pa siya makita. Dude! Okay. Busog na ako, guys. Oreo! Ako rin, pero kumukuha. Ano ka na mo, guys? Ito po talaga si Oreo. Hello! Hi, hey, Oreo! Wow! Taba-taba, oh! Hi! Hi ka sa vlog, baby! Nakikita ka, oh! Masungit po talaga siya. Masungit yan. Tapos laging goto. Yung next question natin yung... Wait lang, wala na kami inakain, guys. Kasi busog na kami. Pantay na lang. Chikahan na lang tayo ngayon kasi hindi pa tapos ko pala yung questions.
So yung next question is ano? Kung hindi ka hindi mo mag-fulfill, ay char. Kung hindi ka magiging tourism, ano yung feeling mong How do you see yourself 10 years from now? Ikaw muna rin. 10 years from now, wala, gusto ko naka, ito na naman, gusto ko naka-uwi na yung nanay ko sa abroad, mula sa abroad. Gusto ko nakapag-retire na siya. Tapos, ano, wala, may marag, gusto ko, marami na kaming memories na na-spend together. Tapos, gusto ko mag-travel sa mundo. Gusto ko makapag-travel sa iba't ibang lugar. Kasama si mama, kasama si mga pamilya ko. Kayo, ganun. Pero pinaka gusto ko sa Europe din, sa Europe. Sa Roma kaya sa Greece, mga ganun. Siguro ano, maging successful. Siyempre lahat naman tayo yung gusto ito. Gusto ko makita kong sarili ko 10 years from now. Successful ako, okay ako, okay yung family ko, sa mama yan, kasama na namin din. Masaya ako, o sabihin na natin yung pamilya na ako, may anak na ako. Yun. Masaya na ako kasi hindi naman yung dream ko yung magkaroon ako ng sarili kong pamilya na maayos, masaya. Tapos, successful din talaga. May business na ako. Tapos, okay na yung parang settled ka na rin. Financially stable ka na, yung settled ka na rin sa buhay. Kasama ko na lang yung pamilya mo. Spend time with them, bonding. Yung sa kumanda tayo, kasama sila. Yun, pinakamusto ko rin. Ikaw, ten years from now, ano ako nung 30. Siguro ano, nakapag-travel na ako. Tapos na-spoil ko na si mama. Kasama na namin siya sa bahay namin, si ate. And siguro ano, kasal na ako nun. Hindi, paano ko talaga ikasal? Diba po, sumunod ba ito? Diba kayo kwento ko naman sa inyo? Paano ko talaga ikasal? Siguro so, at the age of 30, happy family. Kasama ko si mama. Kasal. Naisip po namin kanina. Paano mo raw malalaman? Para po sa kanilang dalawa. Paano nyo malalaman na gusto nyo na yung isang tao? Siguro ano, masasabi kong gusto ko na yung tao, ano, pagkasama niya sa mga prayers ko. Pag parang bigla na lang lumabas sa isip ko, or nagdadasal ako, so bigla na lang nasama ko siya, para ibig sabihin na gusto ko na siya. Kasi pag gusto ko yung tao, pinag-pray ko talaga. Ilang taon na ba napunta sa prayers? Parang dami na yun, ha? Kilala ko yung iba dyan, ha? Siguro ako, kasi, for me, kasi ako po si puso ko na lang nararamdaman. Eh pag nakakasama mo yung tao, parang yun, lagi mo na siyang nakakasama. O, nakikita mo yung ugali niya, kung paano kanya itrato, ganyan. Tapos yun, puso mo siyang nararamdaman na, ay, iba na to ah, iba na. Parang gusto mo na siya palagi makasama, ganyan. Gusto mo na palagi siyang nakikita. Yun, tapos ano yung bagay na parang ginagawa niya? Na para magustuhan ko siya. Mm-hmm. Siguro sa akin yung pinakauna-una yung nirerespeto ako. Tsaka sobrang mabait sa akin. Sobrang siyang nagki-care or sobrang niya akong inaalagaan pag magkasama. Maalaga. Yun ba? Kasi ako na-experience ko naman siya sa mga past relationship ko. Pero basta iba eh. Iba pa rin talaga yung may tao talaga na sobrang nagki-care sa'yo. Tsaka sobrang kang pinapahalaga yung pag magkasama kayo. Iba yung feeling. Hindi kinasagot eh. Ako siguro ano? Para rin, paano ko masabi kung gusto ko yung tao? Mm. Ano mga bagay na ginagawa niya? Siguro ano, may pagiging consistent. Yun okay, talaga. Kasi ano eh, kung gusto mo yung bahay sa umpisa, dapat hanggang dulo. Hindi sa umpisa ka lang magaling. Dapat isa lang. Kasi
question na po tayo. Last question, oh, merong question. Sobrang grabe, guys. Final question. Last two questions na lang ba? Last two ba? Last two. Wala na lang. Ikaw na rin magtanong. Last question. Pulot eh. Sino yung tao nagpapasayo sa'yo mo? Go. Sino ba? Alam niyo naman ako si Ina Chat. Si ano? Si John po, si John. Sino si John? Sino si John? Si Kret. Alam mo pa na si John. Si John. John Kenneth. Ang taong nagpapasaya sa akin. AKA? AKA. Huwag na AKA. Alam naman nila yun. Alam naman nila yun kung nanonood ka. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na masaya siya. Masaya. Masaya ako dahil sa iyo. I mean, happy ako kasi may taong nandyan para sa akin. Ngayon. Na hindi ko naman siya talaga inaasahan na darating. So, dahil dyan, busog na po kami. Thank you guys sa pagsama niyo sa amin. Thank you po. Thank you po. Mga kagiti. Sana may napulot kayong aral. Kala mo naman talaga na ganun. Sana may nalaman kayo na about sa amin or narinig na gusto sana niyong malaman about sa akin, sa amin tatlo. Yes. Na masarap po talaga kumain. Masarap talaga kumain. Nabusog po kami. Thank you po. Thank you po guys sa panonood. At pagsama niyo sa amin dito sa aking vlog. Sana patuloy niyo pa rin kaming supportahan. At patuloy kong manood ng aking vlog guys. Maraming salamat. 5K subscribers na ako. Thank you guys. Maraming salamat po. Lalo na kaila Kuya Jeff, yan, kila Adrian, lahat po ng tao sa mukha na, lalong-lalong na kay John Kenneth, maraming salamat sa iyo. Saka po kay Magkamahal, Sir kila John Magkamahal, Chika Lengay, lahat po ng tao sa paligid ko, sa paligid namin na dahilan kung bakit kami nandito ngayon na kausap namin kayo guys. Maraming salamat po sa inyo. Sana po, patuloy nyo kaming subaybayan. Patuloy nyo kaming, patuloy po kayong manood sa amin. Yan. Maraming salamat po. At saka guys, ano lang tayo guys, positive lang palagi. Positive lang guys, huwag tayong maging negative. Huwag na natin anhin yung negativity kasi sa dami nangyayari ngayon sa panahon. Sa dami nang nangyayari sa mundo ngayon, dapat lagi tayong positive. Huwag na tayong negativity. Positive lang palagi. Spread love. Pagmahalan lang tayo palagi, guys. Yun yung dapat laging natin nasa isip. So, magpapaalam na po kami. Magpapaalam na po ako kami. Thank you po. Maraming salamat po, guys, sa panonood. Bye! See you on my next vlog, guys. Maraming salamat po. Bye-bye! Girap po na. Di abot ang layo ng camera. Thank you po! Oh, bakit?